Sam, ako si Rockart. Welcome to the MLBB Anniversary Fan Match between Team Renny J and Team Sumpak. Magandang araw sa iyo, Rockart. Magandang araw, and I'm so excited. Isa sa mga veterano at mga pinakatanyag na pangalan sa MLBB. May mga kasama pang malulupit. Nandito, no? Isa-isay natin. Nandyan si Doggy, nandyan si Nayawi, H2O, Zapno, Doc Rebo, maging si Wrecker ay nandito kompleto. Sabay tama ka. Mr. Daniel Padilla at Yael Yuzon na Rockart pinapili kung sino ang kanilang magiging kampe. May Angela pa, parang updated ang team Yael. Bigyan kita ng konting info si Yael. Ay, batak na batak mag-ML, it rhymes. Yael with ML. Yael with ML nung 2018 pa. I remember a long time ago na pati yung buong banda niya. Sinama sa studio. At naglaro sila. Talagang hindi bibitaw bigla si Yael dito. Pero di ba dati Layla Gads yan? Dati Layla. Uy, nagbago na. Updated na. Hindi na siya Layla. Lately, pag nanonood kayo ng mga pro games talaga, ay hindi nakikita ang e-retail. Pero sabi ni kaibigan Daniel, saglit lang kayo guys. I got this. Gagangsterin na ngayon ni Mr. Space Cowboy. Space Cowboy. Daniel Padilla as the e-retail on bottom lane. Nasasamahan siya ni S. God, ni Doggy. Na ang katapat nila ay walang iba si Zap. No pala to. Ah, hindi pala siya jungle Pakito, man. Ano pala yan? It's a lane. Gold lane Pakito. Gold lane Pakito. Tumaas ang emphasis ngayon, no, sa gold lane. Alam naman natin na kapag nag-farm ka talaga, nagpapera ka ng nagpapera, ay makakakuha ka ng item ng mabilis. And I feel like mas madali ding mabasag yung mga tore laban sa mga long range. So yun naman ang advantage ng e-retail sa gold lane. Feel ko, hindi lang dito eh. Para sa mga ibang liga, makita tayo ng mga marksman gold laners. At mukhang, syempre, since nandito, si Rebo na manggugulo, magbe-flicker out, pero hinabol siya ni Yawi. Well, isa rin naman si Rebo sa mga alam nating ano talaga eh, the GOAT. Kung ikaw ay nagpa-follow ng MLBB, but that is the first blood na ang katapat niya. Best pick actually ni Yawi, Rockart. Tama. Which is the Johead. And pag nakuha ni Yawi yung Johead, medyo ilista mo na eh. Oo. I think isang beses pa lang sila natalo with the Johead specifically. Ito yung mga type ng hero na kapag nakapikit si Yawi, may ejector niya pa rin eh. Kaya eh. Kahit yata pa ay. Kahit pa gamitin niya. Gets niya. Maganda yung huli ni Rebo dito, by the way. Si Rebo on the Kufra, huwag kayong magtaka, by the way. Lahat kayang gamitin yan. Totoo lang. At ngayon, eto, nagkakasan. Oy, ano ah, Rockart, this is Rebo and Zapno, oh. Parang nag-reunion eh, no? It's, ano? Yung dating magkabatch. At ngayon, Mr. Daniel Padilla na nasa likod. Nice ejector. Daniel Padilla will get the kill. Nice assist. Whoa. Magmumula dito kay Yawi. Teamwork makes the dream work para dito sa Team Daniel. Top lane naman, hold lang muna para dito kay Team Yael naman. Uy, medyo marami nga. Chillax lang muna sila lang kay muna Sir Yael. Nakita mo yun, yung bato ni ano ni Yawi, parang nag-serve lang sa volleyball. Gets niya eh, no? Alam naman natin, ha? Nakikita natin din si Quiz Daniel, pati sa mga sports games like basketball. Ngayon, nasa e-sports na siya. Naikwento niya nga sa atin na nakakalaro niya yung mga tropa niya kapag after a long day of shooting, di ba? After a long day of work. And syempre, talagang family friendly kung iisipin mo yung laro eh. Kasi kahit yung mga kamag-anak mo ay pwedeng-pwede mong makabanding sa MLBB. At isipin mo, Manjin, kakasimula lang daw niyan mag-ML. Ulit! Ngayon lang pandemic. Ay, ngayon lang pandemic. Nung nangyari yung pandemic mismo. At kasi sabi niya, puro meeting tayo ngayon. Puro shoot lang, tas uwi sa bahay. The best way to spend that. Ay, siyempre, maglaro. And na-discover yan ni Boss Daniel. With friends and family. But now, we need to talk about the other team. Nandito si Yael, na ang huli nating nakita sa kanya nung 2018 pa nga, ay Layla. Character development. Ang ganda ng character development. Ayun na, umi-MP lineup na yun, no? Literal. Literal na hindi ka talaga bibitaw bigla. Talaga naman. Rockart. Talagang. Wow. Mamaya. Pag nandyan na siya. Siya na lang ang pakantayin natin. Siya na lang, wag na tayo. Trabaho natin. Kasi sabi ni Naribo, kailangan talagang wag bumitaw dahil meron tayong ultimate na gagamitin para kay L na yayakapin this time ang Harley ni Surewin. Si Surewin, si ano to? Si Wrecker. Si Wrecker yan. Mm. Sa totoo lang nakatawa kasi si L, may Angela. Ayun! Ayan na nga! Bago lahat! Pumasok si Rebo dito pero may sapak na magmumula kay Zapno. That is
the kill para dito sa side ng red team. Parang ang daming nangyayari sa bottom lane, Rockart. Bakit nga ba? Tingin mo? Sa true lang, kasi aside from mas madali siyang i-gank, and mas wala silang dash tulad yan, eh pag nawala nga si Togi, yaan ang mangyayari dyan. At nawala si Daniel Zapnu making plays. Alam naman natin, kung ikaw ay follower din ng MLBB, isa si Zapnu sa mga iconic... The real OG! Oo, the real OG, mga iconic players na nagpasimula ng MLBB... MLBB sa ating bansa, di ba? Funny gods, di ba? Yeah, oo. Umuuso pa yung funny talaga. Dati kasi pag nag-funny ka, pogi agad. Pogi agad. Pag ang bilis ng galawan mo sa funny, parang ngayon, Ling eh, no? Sa totoo lang. Oo, kaya nga pag naban yung Ling, and aside from that, feeling ko magkaka-picks tayo ng bagong junglers, pero pwede, bari, no? Well, mukhang magkakaroon dito ng teamfight. Holy Baptism ay kinasa, pero nandun si Zapnu na nasa likod. Yowie is down. S-God is also running for his life. Itutuloy-tuloy pa rin to ng Team Yael. Zapnu, papasok na naman. Left jab, right jab. Abang sinibo na dito. Wala nang mauhuli pa. Ligtas si Mr. DP. Pero tuloy-tuloy, Rockart, ang trade na ginagawa ni na Wrecker, ni na Team Yael. Bakit nga ba nangyayari to, pare? Trabaho lang ang ginagawa nila. I feel like sobrang busy sila paghanap kay Wrecker at pag-maintain nung lane. Oo. And medyo mas mahirap nga talaga kasi mas malikot naman talaga yung lineup dito nila Ghost Wrecker at Team Yael. Ang likot, hindi sila ma-deads kagad eh, no? Kung iisipin mo kasi kailangan pa mag-farm ni na Daniel. Pero Rockart, bukod dito sa nangyayari sa baba na mukhang igagank na ngayon, sige, may... It's a jump? Yun yung kanilang target! Nice jump! At hindi papigilan ngayon si Zapdu. Nandito ngayon si H2O for the protection. Pero nako, Zapdu! Left jab, right jab! Uppercut na miss ata yung mga ganitong galawan, Rockart. Yep, it's a knockout punch and syempre may yakap pa ni Yael. Sabi, wala ka talagang BBTU. Hindi talaga BBTU. Kumbaga si Yael tumambay eh. Tumambay doon kay Zambay. Oo. Grabe. Tumambay kay Kuya Zambay. Ito pa yun, pero Rockart ha. Hindi namin trabaho yun. Hindi natin trabaho kumanta. Ayun na nga. Yun na nga. Si Zap, no, the left man. Right na naman. The left right. Kailangan na ata gumalaw dito ni na Kuya Renny J. Kasi alam mo ba, Rockart, hindi natin napansin. Ano? Ang nagtapat pala sa taas ay walang iba kundi si Sumpak at si Evil Renny J. Ang tanong ko, sino ba to? Si Evil Renny J ba to? Or si Renny J? Si, the real Renny. The real ni J. The real ni J. The real ni J. Yeah. At ngayon, nakikipag 1-on-3 si Renny J. What a dodge! Si Renny J, gravy naman! Renny J, Renny Jack, yung tatlo! At ngayon, it's raking havoc! Sinubukan ko pang i-rhyme. H2O also with the counter goal. Ang gandang outplay. A-OK mula kay Renny J. Yan, nadali mo sa dulo. It rhymes. I like it. Oo. Grabe, and that's what happens with the Phobius partida. Na-nerf pa yan. Na-nerf pa yan. May ganun palang mechanic na pwedeng ma-dodge yung Phobius yung mga ganung skill. Pa yung yakap, no? Oo. Na-dodge yung yakap. Dodge your wrist, Renny. Dodge your wrist. I like it. Grabe, kasi nung nagkahamunan ng pugian eh. Renny J, at si Sumpak. Magpapatalo ba ako dito? Oo, alam naman natin si Sumpak. Ano lang, basic lang din. Kaso si Renny J, dinadaan sa mga sayawan. Speaking of sayawan, ibang galawan na pinapakita ni Zapnu here in the bottom side. Nako, nahihirapan ata si na Kuis Daniel sa baba. The power of the pack, man. Oo. The pack ito is real. The power of the pack. Nandito na naman si Renny J. There you go, the hitman. Ang bomba. Another dunk. Sasabog na naman ba siya? Pwede mong talunan. Yael, kumapit na naman. This is Team Yael dominating this game, Rockart. What do you think? Very good start actually kasi nahuli nila ang timpla dito sa laban sa mga team fights. Lumalamang sila sa team fights. Therefore, mas nagiging madali yung mga push na ginagawa nila in all of the lanes. Plus, si Zapnu, kita mo naman, pag may nakita siya, pag may nagustuhan siya, pupuntahan agad talaga. Grabe, parang kantang-kanta na ata si Kuy Zapnu eh. Na gusto nang makijamming eh. Simula na ang jamming mamaya. Simula na ang jamming mamaya, sabi ni Zapnu with sponge cola. Pwede. Ang lakas na yun ang pakito ngayon. Oo, grabe yung pakito niya. Nahihirapan si na Doggy. Holy Baptism para kay Doggy dito. Ultimate para kay Space Cowboy, Daniel Padilla, but Zapnu. Ayan na! Pero buti na lang kamo na doon yung passive ni Doggy habang si Yael ay kumapit na naman kay Shurwin. Wrecker ni Yael habang nandito siya na H2O. Nasa likod naman si Mr. Daniel. Pumapana-pana lang. Daniel with the kill. I tried.
Sige, pwede, pwede. Pwede, Rakan. Nadali naman niya, man. And okay lang na matalo ang Iritel sa una. Oo. Parang sa movies lang yun. Parang pelikulang ano lang yan eh. Pelikulang parang Pinoy. Pelikulang Pinoy nung 90s kung saan yung bida magpapabugbog muna sa umpisa, di ba? Binubugbog muna sa umpisa. Tapos eventually, siya yung mananalo. Ayan, no look oh. No look pa na oh. No, grabe naman. It's a side. Sumaside arrow eh. Sumachaning sa gilid. Talo niya pa si Robin Hood. Talo niya pa si Hawkeye. Multiverse na multiverse. May ganun pala. Rakart, ang iniisip natin dito ay parehas pa rin tabla yung dalawang koponan. Hindi ko ngayon mawari. Sino ba nakakalamang? Kasi pareho lamang. Parehas lamang eh. 29,000, 28,000. Bakit kaya biglang nagkaroon ng ganitong tabla? Well, Doc Rebo ay papasok na lamang isa. Yun yung pagsigaw ngayon ni Daniel Padilla. Nasa likod na naman si Zapnu with full stacks. Here we go. Susuntok siya but H2. Who is the Rager? Once with the Blitz Boys out. Nice ultimate mura kay Renny J. Renny J na naman. Pero nandun si Uwo. Uwo. Poging-pogi. Sumpak. Hinahabol ngayon si Doggy. S-God. Makakatakbo. Nandito naman si Zapnu na hinahabol si Renny J. Nako, dalawa na naman. ML na ML. Po kayo niyan. Ang daming pinipindot. Track art. ML na ML si Kuya Zapnu. Na-miss niya na. Matagal daw kasing hindi nakapagpakitang gilas na si Kuya Zapnu. Mayroon, may asim pa. Zapnu yan, baka naman, may diba? Asim pa pala, Rockhart. Siyempre, that's what happens when you have, ano, bakit nga ba umangat yung gold kanina nitong Team Daniel? Dahil madami silang na-shutdown din. Madami shutdown gold, Manjin. Mayroon kasing tinatawag na ganun eh, no? The shutdown gold. A shutdown. I know, right? So effective. And ngayon, Lord naman, ang kanilang itirahin dito. Tignan natin. Zapnu na naman ang nag-initiate ng teamfight sa H2O. Pumunta na sa Lord. May knock-up na magagawa. Time is on place. Para kay H2O dito ba? Kuha ni H2. Habang pero tinutuloy pa rin ni Zapnu. Ang pag-own kay na Renny J. Double kill para kay Zap. That is a Lord para sa tatlong kills. At eto na sabi ni Yael. Hello, Daniel. Nag-high lang, Mr. Rockhart. Yawi? This time, Yawi running for his life. Nahihirapan ngayon ang team ni na Daniel. Sumpak also. Making place for his team, Rockhart. Okay lang naman kasi wala ding minion waves, wala silang mapupush for the meantime until dumating yung minions. Although, by that time, ayan na, makapag-respond na ang team Daniel with a Lord na kasama yung mga big minions. Buti na lang ka mo, may Lord eh, no? Pero sabi ni Yawi, kailangan natin targetin si Yael. Doon tayo nahihirapan. Actually, ang una na wala ngayon ay si Ghost Wrecker. Yael ngayon namumula. That is H2O with the double kill. Ito yung pagbawi ngayon ng side ng team Daniel. Nakakalabasan pa ng mga sticker. Habang si Zapnu at si Sumpak ay nasa gilid lang, split type, may onting pagbawi at pagbangon sa koponan ng Team Daniel this time. Dahan-dahan yan. And I think at this point, si Zapnu kailangan nilang kontrolin. Although hindi sila makapush dahil wala nang Lord, pwede pa rin naman silang makadali pag may napita sila. Kailangan nila magtabi-tabi no? Kung ikaw ang Team Daniel eh. Kasi meron silang Rafaela pero mukhang laban pa rin. Laban kung laban, men. Hindi nagpapatigil, Kuya Rockhart, si Zapnu. Men, pakito ngayon. Pakito is real. Hindi lang sa rank games, feeling ko, permaban na yan pag dumating. Pag may next game, eto na. Kailangan, tanggalin na yan. Kung ikaw ang Team Daniel, kailangan respetuhin mo na. Respect the Pac-Man. Respect the Pac-Man. And ano eh, parang si Zapnu pa yung nagiging tank. Sa kanilang lineup eh. Kasi ang lakas ng pakito kasi hindi mo kailangan mag-build ng damage items. Masakit na. Oo nga. Nako, pero siya lang mag-isa dito. Nilalabanan ng apat. Nandun si Shurmin sa gilid. At si Space Cowboy ay makakuha ng magandang kill. There you go. May damage na ngayon si Mr. Daniel. Nandito pa rin si Renny J. Kasama ngayon si Doggy. Nasa likod si Yawi. Naabot si Zapnu. Nandito na rin si Yael na wala na. Pero naiwan na lang si Yawi. Mag-zap nigger out para kay Yawi. Bouncing ball para kay Rebo. That is sumpak na nandoon. Nako, ito split sa kapilang side ng mapa. Diversion play, Rockhart! Oy, grabe yun. Ang ganda nakuha ng Team Yael dun sa inhibitor. Pero don't forget, nakuha din ang Team DP dito. Oh. Nagtong sa gitna. So that means the gold is real pa rin. Hindi ganun kalayo ang agwat sa gold kahit na malaki ang labang sa kills. Kaso nga lang ang problema ay basag na yung Torre sa baba. So ibig sabihin kailangan ng maging mas maingat ng kupunan ni na Mr. DP. Ayan, it's a 5-man gank.
Yeah, pero kinagangster sila ni Zapno at Yael. Rebo mapaparang dito. Slam dunk para kay Renny J. Knock up mula kay Rebo. Renny J itutuloy pa rin yung kanyang demonic force. May heals pa rin coming out from Doggy. Nandito pa rin si Nayawi. Kinugulo nila ng todo ang team ni Nayael. Doc Rebo with the curse helmet. Nasa likod si Sumpak. Stretching para kay Rebo. This time, sino kanyang uhulihin? Wala. Hangin lang. Yawi. Also, umaamban. Unstoppable force. Mukhang itutuloy. Ejector in. Nandito si Sumpak. Napakunan ni Rebo. Patayang 99.9% of germs. Walang tinamaan. Pero nandoon si... Mr. Sumpak na nasa gitna. Pinagpapanapala ni Mr. Gangster. Hindi pa kasi natwitigil man, James. Your win going down. Daniel Padilla with a counter go. Counter play. At mag-isa na lang si Zap. Kasama si Yael. Nako po, Rockart. Sinong bibitaw? Ay, huli ka! Apat ang nawala sa side ng Team Yael. At basag ang gitna, Team Daniel Padilla. Teka, teka, Banjin. Ang puso ay inaalay ni Zapno. Hindi pa kinusuko. Ang puso. At nako, Zapno, isa na lang. Sabi ni Renny J, tapusin na natin to. Nang gigil na si Renny J habang nandoon sa taas. Tignan mo, sino yan? Si Daniel Padilla. Nakadali din ang inhibitor ng solo doon sa top. May split push na ginagawa. Meanwhile, yung base. Sino pwede ito? Teka. May minions. May minions. Kailangan mag-back may H2O. Pero mukhang hindi pa rin matatapos pa, ang laban. Hindi pa. Kailangan natin huminga, Rockart, dahil mukhang bait na ng Lord ang pwede magawa dito. Tama ba? Oh, di ba? Walang bumibit yung bigla. Kau daw, Manjin, gusto mo nang i-call kanina. Pwede eh. Pwede talaga eh. Piling ko talaga eh. Pwede talaga eh. Oh, ito na. Si H2O ngayon, ginugaw si Wrecker. Pero grabe. Si Sumpak talaga, pare. Iba talaga ang asim ni Sumpak ngayon. Iba talaga ang dating ni Sumpak. Pero iba din ang dating ni H2O. Alam mo naman, kapag inspired ka, Rockart. Hey. At ngayon, pero sabi ni Sumpak, mas inspired ako. Double kill for Sumpak. It's still an aiming ball game. Hindi pa rin natin mawari. Sino ba ang lamang, pare? Grabe, ang hirap. Kasi si Zapno right now, malakas siya ngayon. Pero, paano pag ganito na ang laban? At itutuloy pa rin ni H... Napapaligiran ka na, Zapno. Takbo habang may lupa. H2. Pwede pang lumipad si H2 dito. At ayun na nga, nadamay pa. Nako. H2O. Getting the upper hand, Rockart. I think this is it, Pansit. Pwede silang makuha ng Lord dahil sa advantage na nakuha nila. Only Sumpak. At si Rebo, ang titira sa mapa. Kaya-kaya depensahan to ni Sumpak at ni Rebo. Malaking tanong yun. And I think at this point, easy Lord. For the meantime, kahit wala si Boss DP. Palak pa din. Tignan mo yung score ni H2O, pare. 8-3-6. Nabanggit natin kanina, dati funny yung mga passants. Ngayon, Ling. At yon ay nasa kamay ni H2. Pogi eh. Syempre. Sabi ni H2, bakit plagi na lang sila Yawi? Bakit lagi sila Rene J at Sumpak? Nandito lang ako, 8-3-6, di ba? Pogi, stats na lang, di ba? Stats don't lie eh. Stats don't lie. Stats don't lie eh. Iba talaga pag inspired. Kuya Rockart and Monster Kill for H2. Wait, teka. What we see is what we say. You don't give Ling to H2 talaga, Rockart. Absolutely. Like kahit sa ang liga, ever since, bigyan mo ng isang malikot na heroes H2O, ayan ang mangyayari. So, looking at the items right now, what do we have here? Ang ganda ng setup right now ng, I feel like, you know, yung items ni DP, halos item lock na din. H2O, kompleto na. Talagang push na lang ang kulang. Isang magandang set na lang, inaabangan para matapos to. And then, yan na yung Lord, Manjin, going for the GG push. Marching in the mid lane, this Lord. Toto depensa na ngayon ang side ng Team Yael. Ito na yung ejector para kay Yawi. At ngayon may setup silang gagawin. Doc Rebo Polado na! Wala na magagawa ba dahil 50 seconds down. Si Shurwin mabubuhay pa lang kabili ng Winter Transion. At yun yung Tempest of Blades na meron. Si H2O but ready, Jay! Wow! Tuloy-tuloy pa rin ang kanya pag meteor shower. Napakakunat! Manjin, tumi-TikTok na ako po. Tumi-TikTokeris! TikTokeris, pero hindi pa sinusuko talaga. TikTokeris! Netong team, Yael, gusto talaga nilang itodo-todo pa rin. And looks like it's gonna be the big push! At mapupunta ito sa kupunan ng Team Renny J para sa game number one after an intense match, Team Renny J. What a comeback, Rockart! And yun na nga, sabi nga natin kanina, parang isa lang yun sa mga pelikula ni Daniel. May ano talaga eh, may pagpag-factor talaga eh. Talaga eh.
Pati yung hero niya pang ganun eh. Like, kahit mawagbog yan sa una. Kumbaga, kahit tayo nalito eh. Nakatingin tayo kay na Daniel Padilla kanina. Pero, ang nangyari, ang tunay na bida pala, si Rene J talaga sa top lane. Grabe, no? Iba, iba din. And again, si Rene J, hindi ko akalain na magpo-pop off siya ng ganun. Oo. Diba? Nang ma-1v3. May gusto talaga ang patunayan. May gusto talaga. Men, biruin mo ha. Nag-ano siya, nag-umabot sa punto na nilalahat niya lahat. Ngayon ang tanong. Nilalahat ang lahat. Nanalahat na ang lahat. Ngayon ang tanong. Aabot kaya sa punto na makabawi ang Team Sumpak with Yael?